ika-22 na Disyembre. Lumipat kami ng apartment sa Gawing, Laguna para mas mapalapit sa trabaho ng ate ko upang hindi na rin siya mahirapang bumiyahe pagpasok. Sa katunayan, okay naman ang aming nilipatan. May second floor ito at sa second floor ay may 2 kwarto. Sakto lang para sa aming 3 magkakapatid. At sinabi ko pa nga na pwede kami mag-share ni Bunso doon sa isa pang kwarto para masolo din ni ate ko ang isa pa. Baka kasi kapag magsama-sama kami sa iisang kwarto ay mas lalong hindi makapagpahinga ng maayos ang aking ate. At alam ko naman na gusto din niyang masolo ang isang kwarto. Dumaan ang isang linggo. Masaya naman kami sa bago naming bahay dahil maaliwalas, tahimik, at saka presko ang hangin. Hindi mo na nga kailangan mag-electric fan dahil kahit tanghaling tapat ay mararamdaman mo na may kalamigan ang hangin doon. Sa gawing bintana ng aming kwarto, maging sa bintana na nasa tapat ng lababo sa kusina, ay matatanaw mo ang kalawakan ng kulay berdeng bukid at saka matatanaw mo ang napakagandang view ng Mount Makiling. Bukod pa doon ay sadyang mababa ang renta. Ngunit hindi pala ito ang masasabi naming dream house. Ang masasabi naming payapang lugar para sa aming magkakapatid. Hindi lang minsan kundi ilang beses kong napansin na sa tuwing magdadapit hapon, lalo at kung 2 na lang kami ng aking bunsong kapatid ang naiiwan sa bahay, at sa pagkakataon na lagi kami naglalaro sa ibaba sa gawing sala, napapansin ko na parang may kung sinong umaakyat sa hagdan dahil dinig na dinig ko ang yapag. Palaging ganun ang nangyayari. Dahil ayaw ko rin naman na matakot ang aking bunsong kapatid dahil kami lang talaga ang 2 na andoon, ay hindi ko na lang ikinikwento. Bagkus ay mas minamabuti ko na ikwento ito sa nakatatanda kong kapatid. Kapag ako nakakarinig, ay hindi ko na lang pinapansin. Naniniwala kasi ako na kapag pinansin mo ang mga ganon, at lalo kung pinakita mong takot ka, ay mas lalo silang magpaparamdam at mas lalo ka nilang tatakutin. Lumipas pa ang ilang araw at maging linggo. Napansin ko naman na ang bunso kong kapatid ay tila nasasanay na nag-i-stay sa taas namin habang ako ay naglilinis ng bahay sa baba. Doon lang siya naglalaro sa bahay-bahayan niya na kanyang ginawa sa aming double deck. Kung minsan naman ay ayaw niya makipaglaro sa akin sa sala dahil gusto daw niyang maglaro mag-isa, kung kaya't iniintindi ko na lang bago siya tuluyang tupakin. Kaya lang, may pagkakataong. Ilang taon ka na? Sabi ng bunsong kapatid ko habang naglalaro mag-isa sa loob ng kanyang kwarto. Narinig ko na parang meron siyang kinakausap habang papalapit ako sa aming kwarto. Tatawagin ko na rin sana siyang kumain, subalit narinig ko pa na kanyang winikang. Bakit palagi ka nandito? Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Tanghali na. Kailangan mo na rin kumain. Tingnan mo itsura mo, payat na payat. Saka palitan mo na rin yung damit mo. Hindi ba naglalaba yung mama mo doon? Ah, ganito na lang. Gusto mo sabihan ko si ate na dito ka na lang kumain? Sabay ka na lang sa amin? Medyo kinilabutan ako sa ginagawang iyon ng aking bunsong kapatid. Wala naman akong naririnig na sumasagot, kung kaya't binuksan ko na lang ang pinto ng kwarto
upang malaman ko kung sino ito. Oh, sinong kausap mo? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Ah, wala ate. Yung manika ko lang yung kinakausap ko. Naglalaro kasi kami. Sagot niya. Hindi ako satisfied sa sagot ng aking kapatid. Dahil alam na alam ko kapag nagsisinungaling siya. At alam ko rin kung nagsasabi siya ng totoo. Inaya ko na lang siyang bumaba para makakain na din kaming magkakapatid. At nang matapos ay ikwento ko sa aking ate ang nangyari. Ngunit sinabi lang nito, "Ano ka ba sis? Bata yan. Eh syempre malawak ang imagination ng mga ganyang edad." At dahil ayaw ko na lang na kumontra at makipagdebate at inisip ko na lang na baka napapraning lang ako kung kaya't hindi na lang din ako sumagot. Hanggang dumating ang araw ng Linggo. Aalis kami ni na ate at ipapasyal niya daw kami pagkatapos naming magsimba. Ngunit bago kami tuluyang lumabas, ay umakyat sa taas at tumungo sa kwarto ang bunso naming kapatid. Sinabihan na lang namin siya na hihintay namin siya sa baba at bilisan ang kanyang kilos. Wala pang ilang minuto ay bumaba din ang aming bunsong kapatid. Hinilabutan kami ng sumunod na pangyayari. Nasa hagdan na siya at apat na baitang na lang ang kanyang bababaan nang bigla siyang napatigil at saka humarap sa taas ng hagdan. Dito ay bigla siyang nagsalita ng ganito. "Sigurado ka bang ayaw mong sumama? Okay lang naman kila ate na sasama ka. Di bali, bibilan ka niya ng bagong damit. Ano, sama ka na? Di ba ate, okay lang naman na sumama siya?" Sabi nito sa amin nang nakangiti habang itinuturo ang kung sino ang nasa taas ng hagdan. Katulad ng una kong nasabi, ay kilalang kilala ko na ang aking kapatid. Sa pagkakataong ito, ay iba ang kanyang ngiti. Ngiting natatakot. Nagtinginan lang kami ng aking ate at hindi na nakapagsalita pa ng oras na iyon. Naghalo na rin ang aming emosyon at pagkatapos ng misa ay ipinabless namin ang buong bahay, lalo ang aming kwarto. Ilang oras matapos maipabless ang bahay ay nagtanong ang aking bunsong kapatid ng, "Grabe naman kayo ate, bakit nyo pinaalis yung kalaro ko?" Nangyari ang kwentong ito nang minsang maiwan ako at ang pinsan kong si Ashley, 4 na taong gulang, doon sa aming tinutuloyang bahay sa Marikina. Lumaki akong hindi kasama ang aking mga magulang at mga kapatid dahil hiwalay ang aking ama at ina. May kanya-kanya na rin silang pamilya ngayon, kung kaya't ang aking Auntie Delia na lang ang itinuturing kong pangalawang ina. May kontak pa rin naman ako kina Mama, ngunit nasa ibang bansa siya kasama ang aking kapatid na si Gian. Tanghaling tapat. Abala ako sa paglalaro ng Clash of Clans at nakahiga pa sa sofa, habang si Ashley naman ay mag-isang naglalaro sa lapag. Nilalaro niya ang kanyang manika at ito ang binili sa kanya ng kanyang ama nang minsan silang mamasyal. Bukas pa ang telebisyon noon, ngunit hindi namin ito pinapansin dahil pareho kaming may ginagawa. Nasa kalagitnaan ako ng paglalaro nang marinig ko na umaatungal siyang mag-isa
na para bang may kaaway. Hindi ko naman pinansin iyon noong una dahil abala ako sa aking ginagawa. Pagkalipas ng ilang minuto ay muli na naman siyang umiyak at binabanggit na niya ang pangalan ng kanyang kuya na si RJ, 8 taong gulang. Katulad ng nauna ay mas inuna ko ang aking paglalaro. Noong una, buong akala ko ay nag-aasaran lang silang magkapatid. Ngunit sumagi sa isip ko na nasa eskwelahan pala si RJ at wala sa bahay nung oras na iyon. Pero sa bandang huli, ay hinayaan ko na lang din si Ashley sa pag-iyak. Maya-maya pa ay tumatawag sa messenger ang aking kaibigan na nasa bansang Japan. Halos wala pang 5 minuto kaming nagkukwentuhan ay umiiyak na tumakbo sa akin si Ashley at pilit na sumisiksik sa akin habang nakahiga ako sa sofa. Dahil sa pagkairita ay tumayo ako at sinigawan ko siya. Ano bang iniiyak-iyak mo riyan? Para kang nasasapian eh. Nung mga oras na iyon ay hindi ko pa naiisip na may nakikita na pala siya. Bigla niyang tinuro ang pintuan ng kwarto kung saan siya malapit na naglalaro kanina. Kuya, kasi yung batang maitim, inaaway ako. Mangiyak-ngiyak niyang pagsusumbong sa akin. Iyak siya ng iyak matapos iyon at pilit na sinasabi na yung bata raw ay inaaway siya. Paulit-ulit niyang isinusumbong. Pero ang nakapagtataka ay nakasubsob ang mukha niya sa sofa at hindi niya tinitignan ang direksyon na kanyang itinuturo. Ngunit saktong-sakto na doon ang turo niya sa pinto ng kwarto. Takot at nakikita kong nanginginig pa ang kanyang daliri habang ginagawa iyon. Ha? Ang ganda mo. Anong bata? Electric fan yung tinuturo mo, sabi ko sa kanya. Ngunit habang winiwika ko iyon ay kinakabahan na talaga din ako. Kahit na ganon ang aking nararamdaman ay ipinapakita ko sa kanya na hindi ako naniniwala sa kanyang sinasabi. Sa katunayan, likas kasi akong matatakutin at marami ng insidente ang naganap sa bahay na iyon kung kaya't pilit kong binabaliwala ang nakikita niya. Tumingin siya sa akin at tiningnan ang tinutukoy kong electric fan. Pero bigla na naman siyang umiyak at tumalikod sa akin. Hindi yung electric fan na sinasabi ko. Yung bata, tumakbo sa kwarto. Nanginginig niya ang wika sa akin. Dahil sa mga sinasabi niya ay nabalot na rin ako ng hilakbot at piniling lumabas na lamang. Hinarga ko siya at lumabas muna kami. At hinintay namin ang mama niya na noon ay nagpapa-order ng kanyang mga paninda. Habang nasa labas kami, ay tinanong ko kung totoo bang may nakita siyang bata at paano niya nasabi na inaaway siya nito. Ang kwento niya sa akin, tumabi raw bigla sa kanya ang batang maitim ang balat. Babae raw ito at pilit na inaagaw ang kanyang manikang laruan. Noong hindi niya ibinigay ay sinasapunutan daw siya at tumakbo daw ito sa kwarto. Habang nag-uusap kami, ay hindi ko talaga maiwasan na tindigan ng mga balahibo. Naisip ko na imposibleng hindi ko mapansin kung may pumasok man sa loob ng aming bahay dahil nakalak naman iyon. Kung may makakapasok man, ipagbubuksan ko muna. Nagkwento pa siya na ang tinutukoy niyang bata ay nasa ilalim ng kanilang kama. Doon daw ito palaging lumulusot at parang doon ito nakatira. Mas lalo akong kinilabutan.
dahil wala namang ilalim ang kanilang kama at ang foam na kanilang hinihigaan ay nakalatag lang sa sahig. Hindi ko alam kung ang batang sinasabi niya ay ang bata na madalas din niyang kalaro sa tuwing siya ay mag-isa. Minsan kasi ay nakikita ko na para siyang may kalaro kahit na wala naman siyang kasama. Madalas din siyang may kausap na hindi naman namin nakikita. Hanggang ngayon, naririnig at nakikita ko pa rin siyang nagsasalitang mag-isa kahit wala naman talaga siyang kalaro.